Okay guys, so to start this tutorial, siyempre, kailanganin natin ng yarn and I'm using an acrylic yarn na 4-ply. So, medyo makatal siya. So, yung gagamitin ko is this one. 4.5mm. So, since yung gagawin natin ngayon is yung basket weave na throw pillow na pinakita ko sa inyo kanina sa intro. Okay guys, so let's start our tutorial para dito sa ating basket weave throw pillow na pinakita ko sa inyo kanina. So, to start, kailangan natin gumawa ng slip knot. And then, a series of chain stitches. Ayan, wait lang. Para nahirapan ako dito na lang sa baba. Ayan. So, slip knot. Ayan. Ayan. So, gawa tayo ng para dun sa ginawa kong throw pillow, hindi ko lang siya nasukat. Susukatin ko mamaya. So, meron siyang 15 na ikapatapat na front post and back post double crochet. And then, ayan, papakita ko. Ayan. 15 yung ganito. And then, ito is, yung kulay na to, yung gray sa baba, is 6. And 6 din dun sa taas. And 6 din dun sa taas. Tapos ito is 10. Ayan. So, 12, bali, 22. 22 lahat. Ayan. So, gawa tayo ng chain stitch. If hindi nyo pa alam kung paano gumawa ng slip knot and chains, meron akong tutorial video, ilalagay ko sa description below para ma-check nyo dun sa mga beginners kung paano gumawa ng slip knot na mas madali. Ayan. So dito sa throw pillow na to, ginawa ko is 59 na chain stitch. So 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Siya nga pala guys, yung ginagamit ko is 4-ply na acrylic yarn and itong 4.5mm. Medyo makapal siya kaya medyo malaking hook yung kailangan natin. Sorry, medyo nabubulol dahil hindi masyadong sanay mag-Tagalog. Kasi kahit kami dito sa bahay, yung asawa ko, nagtatagalog. Pag ginakausap ako, nakausap ko siya ng Ilonggo kasi doon din siya sa amin. Kaya lang medyo mas tumagal siya rito. Kaya mas gamay niya yung Tagalog na salita kaysa sa dialect, kaysa sa akin. So, 10, 12, 13, 14, oops, 15, 16, 17, 18, 20. So, balikan ko kayo pag naka 59 na ako para medyo mabilis. Ayan, naka 59 na ako. So, before that, baba ko muna to kasi usually, mas madali pag dito mo siya umpisaan yung yarn mo. Dito ko mag-umpisa sa core, naka-core sa loob. Kaya lang, minsan nag-unravel siya, tinatamad ako. So, dito ko na lang inumpisaan sa labas kasi nakita ko na yung end. Yung pinakadulo. So, binaba ko lang para hindi mahirap. Ayan. So, after ng 59, chain 3 or chain 4 pala. Ayan. 59 plus 4, so 63. So, gawa tayo ng half pipe. Ayan. So, may 64 na tayo. So, hinahawakan ko dito yung pinaka 59 kasi dyan tayo tutusok para gumawa ng double crochet. Yan. So, pag binilang mo, 1, 2, 3, 4, yung panglima from the hook. Yan. So, gagawa lang tayo ng double crochet all the way hanggang dun sa pinakadulo ng ating chain. So, yung chain 4 mo dito kanina is magiging parang double crochet mo na din siya. So, 59 yung chains dito. So, 59 plus 1, so 60 lahat. Ayan. So, I'll meet you at the end of the chain para mag-gawa tayo ng next row natin. Okay? Ayan guys. So, dalawa na lang. Tatapos na yung ating chain. Ayan. Last one. Ayan. So, pagdating nyo sa dulo, yes, mag-chain po kayo. And then, turn your work. Ayan. Balik rin natin. And then, gagawa na tayo ng yung front post and back post double crochet. So, since ito yung magsisilbing, yung chain 2 dito, ito yung magsisilbing first front post mo. So, yung tatlo na lang ang gagawin natin front post. So, yarn over. And then,
gagawin mo is, wait lang, i-zoom natin. Yan. Daba? Yan. Masyado bang maliwanag ang aking kulay ng yarn? Yan. Yan. So, yarn over, and then, yung, itong double crochet na to is, ipapasok mo yung hook, dyan. Yan. And then, lalabas mo dito. Yan. So, parang, dinaan mo sa likod niya. Yan. And then, you'll do the usual na double crochet. Yan. Yan. So, parang nakaumbok na siya. So, gagawa tayo ng dalawa pa para apat siya. Madali lang to guys. Pabalik-balik lang siya. And siya nga pala, dun sa size ng inyong gagawing throw pillowcase, gawin yung multiples of 4. Kung mas malaki ang gusto niyo dito, so magdagdag kayo ng ilang 4 na chains. Or kung mas maliit ang gusto niyo, magbawas kayo. Mas maganda tong technique na to, yung basket weave is because pwede mo siyang gamitin as throw pillowcase, pwedeng blanket, pwedeng bag, pwede, manami talaga. So, here, ito yung isa ko pang ginagawang ilong kulay na naman na putong na throw pillowcase. Kasi, yung nabili ko sa Baguio na mga yarns is iisa lang ng every kulay. So, kulang pag ano, pag ginawa niyo siya ng throw pillow, yung kagaya nito, kaya ginawa ko siyang two-tone dyan. Zoom up natin. Ayan. Ayan. Kaya two-tone siya, parang stripes. Kasi, originally, yung plano ko is gagawin ko siyang ganito lang. Gray lang, dark gray. But since yung isang anong tawag dito? Isang cake ng yarn is kulang sa isang throw pillow. Kaya yung likod lang yung plain. And then, ginawa ko na lang siya. Ayan, two-tone. And then, parang may accent na lang. Dahil kinulang yung gray. Ayan, ginawa ko na lang ditong accent yung light blue. Ayan. So, ganyan din gagawin ko dito sa pink. Meron pa ako natirang blue. Ayan, yun ang gagamitin ko rin para pink tsaka blue. Ito, ang ginagamit kong isang light pink is just for tutorial purposes. Para may idea lang kayo kung paano gawin yung ating basket weave. Ayan. So, ayan. So, balik tayo dito sa ating tutorial. Ayan. Ayan. So, meron na tayong apat na nakaumbok dyan. So, gagawa tayo ngayon ng apat ding back post. Ayan. Ito, front post para umumbok pataas. Tapos, yung back post naman is dito naman tayo sa likod. Ayan. Oh, nakikita nyo to? Ito. Yan yung susunod na double crochet natin. So, papasok natin ngayon sa likod yung ating hook. And then, ibalik natin. Yun. Nakikita nyo. Ayan. Doon siya sa likod. Parang pinagulang natin siya. Ayan. Tapos, ilabas mo dito sa taas. Ayan. Normal double crochet. Ayan. Okay? Ulit. Yarn over. And then, syempre, kung nakikita nyo, ito yung susunod na double crochet. So, papasok natin dito. And then, ilulusot natin dun. Yun. Parang pinago natin yung single crochet post mo dun sa likod. Tapos, hugutin natin yan. Pa. Labas. Yan. And then, yarn over again. And then, sa dalawa, yan. Dalawa, yan. Double crochet. Kung hindi niyo pa alam kung paano gumawa ng double crochet, maraming tutorials dyan. Yan. So, nakakatatlo na tayo kung nakikita niyo. Yan. Parang ito nakaumbok. Tapos ito parang may groove na. Parang may pa-strip dyan. Yan. Yan. So, another one. Yan. So, apat-apat na. So, next is front post na naman ulit. Yan. Ito. Palikod. Tapos paharap. Yan. Parang mga poste-poste niya. Doon mo lang iikot or ipapasok yung iyong hook. Yan. Para may umbok siya. Para hindi siya flat. Yan. And then last one. Yun. Oh, diba? Ganda na siyang tingnan. So, magkana natin yun lang. Pagdating mo dun sa dulo, chain 2 lang. Tapos balik ka rin mo na naman. And then, front post na naman yung apat. And then back post, paulit-ulit lang siya. So, yung aking hot pink dito, yan, nakagawa na ako ng, ito, bali, tatlo yan, 1, 2, 3, tatlo-tatlo, na pare-pareho, and then, pag ikot mong ganyan, pagkatapos mo ng
ng tatlong ganyan, tatlong front post, okay dito, tatlong front post na row, mababack post ka na ngayon, tatlo din, bago ka mag front post na naman dito ulit, yan, yan, ganyan lang, paulit-ulit lang, yan guys, and then, pag natapos mo na, yung isang square, gawa ka ulit ng isang square, kasi dalawang kailangan mo, yung iba, pwedeng tela lang sa likod para medyo daya, tela lang na plain, tapos itahi lang yung isang square ng ganito. But yung ginawa ko is, ayan, pinakita ko sa inyo kanina ito, and then, ito yung harap, and then, dahil nabali yung aking needles, aking portable na sewing machine, hindi ngayon ako makapagtahi ng zipper. So, ginawa ko is, dito. Ginawa ko is, butonis na lang para medyo madali. Ayan. Tapestry needle lang yung ginamit ko. Ayan. Para itahi yung dalawang square dito. Ayan. Tapos single crochet lang. Ah, hindi pala tapestry needle. Ano pala to? Ano pala yung ginamit ko? Yung ganong hook din. Yung ginamit natin para dito. Ayan. Nag-single crochet na lang ako all the way around dito sa tatlong corner. And then pagdating dito, dito na lang ako nag-single crochet sa isa. Hindi ko siya sinama. Hindi ko sila sinamang dalawa. Yan. Mula dito, single crochet. And then single crochet naman pabalik. Yan. Para may bukas tayo dito. And then ito, chain lang ito. Na 12 chain lang ito. Yan. Tapos, yan. Ito, tapestry needle lang ginamit ko para tayin yan. Yan. Cross stitch lang. And then, yan. 12 chains lang yan. Depende sa laki ng botones nyo. Ayan. Ito, may laman pa siyang, or may kasama pa siyang throw pillowcase din. Pinasok ko lang siya para ipakita lang yung finished product. Ayan. Ayan. Finish siya. Wait lang. Ayan siya. Ayan guys. So, if you like this tutorial video, please do click subscribe pag hindi pa kayo nakasubscribe. And then, please do click the notification bell or yung maliit na bell dyan sa baba para ma-notify kayo or para maging updated kayo sa lahat ng ipopost ko or i-vlog. Post ng mga videos. So, thank you for watching. Hanggang dito lang. See you next time. Bye-bye.